Sa video na to mga par, i-share ko sa inyo yung ginawa ko sa ano, sa anemometer o yung sa wind vane. Ito yung anemometer namin sa barko. Ito luma na to. Yung problema nito is sa katagalan niyang ikot, kahit malakas yung hangin, bigla siya mag-stop. Hindi na iikot, pero yung light blue na to, yung may plastic na pahaba, okay naman siya, nagmo-move yung sa ano lang, yung cup, yung black na may ikot, naghihinto siya, hindi na tuloy-tuloy yung ano niya. So dito tinanggal ko ito kasi pinalitan ko naman ng bago doon sa taas. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung hitsura dito sa loob. Kung paano siya tanggalin. Kasi yung una din, hindi ko alam kung paano ito tanggalin. Kasi first time ko rin na-encounter ito. So, ganito lang par. Tanggalin mo na yung plants niya kasi mabangga pag tanggalin mo yung ano. Yung mga screw. Tapos, dito sa loob, apat lang yung wire niya. Yung yellow, tapos orange, red, then brown. Itong dalawa na to, yung red tsaka yung brown is power supply, 24 volts. Tapos, yung dalawa naman, yung sa signal, transmit ng signal, ano to par, 4 to 20 milliamps. And then, tanggalin mo to siya, para makita pa rin natin yung sa loob. Ano lang to siya, PCB. Tapos, may ano na ito. Nandito sa loob pa yung ano, encoder, tapos siyempre paano yung ma-reading yung ano, yung velocity, at saka yung ano nga, yung sa bearing niya, yung wind direction. Dalawa yung dala ng ano nito, anemometer na to. So pagkatanggal ito, para ito gani, ito lang yung hitsura niya sa loob. Yung PCB nito, yan yung sa ano, direction, wind direction, balik bearing. Tapos yung black na makikita nyo dun sa ilalim sa PCB, ano to, velocity, sa wind velocity. Tapos ito parang plastic na to, yun yung sa may mga grid na ito, ito yung kasama sa nakakalculate na ito, may corresponding ano yan calculation, plastic film, parang film lang siya. Tapos, pag nag-move yung light blue yan, iikot din siya. Tapos, yung cup naman, yung black doon sa taas, pag mag-move yun, yung sa gitna naman yung iikot. Tapos, subukan natin itapat sa blower yan. Yung ganyan siya, par. Pag naikot yung cup niya, yung gitna din yung iikot. Tapos, may corresponding yung mga butas na yan, alloy. May corresponding yung calculation sa ano, sa sensor doon sa PCB mismo. Kung yun nga yung speed niya. Tapos tanggalin natin to para ipakita ko sa inyo kung saan siya talaga banda. Ayan, ganyan sa ito sa black. Yan, dun sa gitna yan siya. Sa sensor niyan. Yun yung encoder yung tawag doon par. Yan, dyan sa gitna, inaikot. Tapos, may corresponding calculation na siya. So, hindi ko na alam yung paano yung... Basta, yung ano lang dito is... Yung troubleshooting ko, naglinis lang naman ako dito. Tapos, yung bearing, inanuhan ko ng grasa. Kasi, sobrang liit din yung bearing par. Tapos, nahirapan ako pagtanggal dito kasi nga, sobrang tagal na. Tapos, ngayon lang natanggal uli, sobrang tigas. So ito yung encoder ng ano sa wind speed, yung velocity niya, ito yon sa dito yon siya sa black na sensor yan. So, dito yon siya naikot, yan. So pag naikot yan siya, so may corresponding ano niyan siya speed doon sa ano, sa pinaka-indicator niya. Doon mabasa ng mga officer kung ilan na yung speed ng hangin. Tapos dito,
dito sobrang hirap na pagtanggal ko dito par. Kasi sobrang stuck talaga. Tapos ngayon, dali lang siya tagalin kasi natanggal ko na nakaraan to. Ito lang siya, plastic or film siya. Encoder pa rin yung tawag dito para. Tapos ito, maliit, sobrang liit na bearing. So, specialized yung bearing niya. Walang bearing dito sa barko yung ganyan. Tapos dito yan siya. Sa gitna yan. Tapos, yun nga, may corresponding din yung calculation. Pag umiikot yung sa bearing niya. Bali, ano, wind direction. So, ganyan lang par. Yung pagtanggal tsaka pag dismantle nito. Tapos, dito naman, diretso lang to, hilain lang kasi sa bearing, na, bearing to bearing naman. Tapos, pinaka-rad niya. Pinaka-shaft. Ito yung pinaka-shaft niya. Tapos, ito yung nag-stack dito par dito. Itong bearing na ito. Parang kumakalang siya dito sa ano niya. Housing dito sa, dito ito. So, mag-i-stack siya. Katagalan. Kaya, hindi na naikot yung cup niya. Yun yung problema nito. Kaya, nirequestan ka agad. Mga sobra ano din. 2 months bago dumating din yung spare. So, ganito lang din. Yung bearing pa rin maliit, sobrang liit. Which is wala tayong mga stock na mga ganyan. So, pag may mga sirat lang mga ganitong walang spare, lahat talaga natin gawin kung anong makakaya habang wala pa yung bagong na spare. So, dyan naman tayo magaling mga Pilipino kahit ano-ano lang yung ano natin. Dami tayong paraan, kumbaga. Kaya dyan sila mapabilib sa atin, mga electrician na Pilipino. Tapos, yung pagbalik nito, ganyan lang din. Kung paano tinanggal, ganun lang din. Madali lang din siya. Kaya yung bearing sumama, kaya ibalik mo lang. Push mo lang pababa. Hanggang mapasok siya sa ano niya. Sa housing. Tapos, yung sa ano, encoder ng bearing muna, ibalik bago yung ano, yung sa velocity. Wind direction, tapos wind velocity. Yung speed niya. So, ganyan lang par. Noong una ko rin tanggal ito, nahirapan niya ako kasi hindi. Siyempre, bibihira lang mga itong magka-trouble. Kaya, hindi ko rin kabisado masyado. Pero at least, ngayon ipakita ko sa inyo, may idea kayo. At kahit pasadahan lang yung panood, at least may alam na kayong paano siya tanggalin, tsaka ibalik. Tapos, ano lang, dahan-dahan lang din par. Kasi mga ano naman, mga plastic yung iba, ganyan. Kaya, kailangan din handle with care, kumbaga. Tapos, dito yung plastic, yung mga butas-butas niyan dapat nilinisan din kasi yan yung may ano corresponding calculation siya. Tapos yung film din yung sa encoder ng plastic linisan din siya. Tapos pag magtanggal talaga markings para pagbalik hindi ka mahirapan kung saan yun itugma. Magkabaliktad-baliktad so hindi na babalik sa normal kumbaga. So markings talaga. So, ganito lang. Tapos, yung wirings naman, hindi ka rin malito kasi may marka din naman sa PCB. Dito, kung makita, mapansin nyo sa baba, yan. TX plus, TX minus, tapos P, positive, saka negative. Yun lang din, 4 lang din siya. Tapos, lagyan nyo ng marka para kung hindi kayo, kampantis, maano pa rin. May sulat pa rin. Kaya ako sinusulat ko dito. Yung kulay, orange, yellow, red, brown, yung ganyan. Tapos, parang quick connect lang din siya. Kaya hindi mahirap. I-post through lang. Tapos kagat na siya. Okay na yan. Tapos, ibalik na. So, ganito lang kadali. Tapos, tinisting ko din to. Bali, pinaka-spare na to. Pero yung kinabit ko doon is bago talaga. Brand new galing sa Korea yun. Anemometer. Tapos, pagkakabit ko noong una, baliktad siya par,
Kaya nagtaka yung mga officer, bakit okay naman yung wind velocity, tapos yung bearing niya okay naman, pero baliktad yung ano niya, yung position. So, sabi ni Kapitan, i-check ko daw uli kung bakit ganun. Yun nga, pag-akyat ko doon sa ano, sa palo, hindi ko talaga napansin kasi nagmadali din ako. Hindi ko napansin na may nakasulat palang bow yung sa plans niya. So, halimbawa, pag ganyan, yung wind direction niya, baliktad siya. Instead, halimbawa, 30. So, nandito siya sa 240, ganyan. Yung original is 30, baliktad siya, nandito sa 240, ganyan. Kung halimbawa, dito naman sa 330, baliktad din siya. So, yun ito, may nakasulat dito na bow. Yung red. So, yung direction yan is papunta din dapat sa bow. Kasi yung unang kabit ko is off yan na ilagay. Hindi ko rin napansin. Kaya, yun lang yung pagkakamali ko dyan. Pero bago na to siya. So, yan lang din pa rin yung tandaan natin. Na may ano to siya. Ganito na sistema. Yung may ano siya. Indicator na bow sa bow din siya dapat. Para tugma din siya. So, at least may idea kayo nito para. So, thank you sa panonood mga par. Sana may makuha kayo na idea dito sa video na ito. So, happy sailing mga par. Tapos, dapat safety talaga. May harness ka. Tapos, complete PPE pag-aakyat sa mga ganito. Tapos, siyempre mga permit